for today's video, I'm going to share you yung suggested vitamins for kids. Wala, naisip ko lang. Bored kasi lola niya. So, ayun. Meron ako mga pinrepare dito ng mga vitamins sa akin. And nasasuggest ko lang na pwede niyo siyang i-combine. And then, pwede din naman hindi. Or, bibigyan ko lang kayo ng mga ideas kung ano yung mga content ng vitamins na yun at kung okay ba yun sa mga anak nyo. Well, ganun naman talaga yung naghanap tayo ng mga hiyang na vitamins para sa mga anak. And of course, I'm going to show you lang for you to see. Okay? Para may idea tayo. Okay, dito muna tayo sa multivitamins. Ito unahin ko, Nutrilin. Nutrilin! Ito si Nutrilin, meron siyang vitamin A, taurine, iron, iodine, choline, vitamin D3, manganese, potassium, and zinc. Tapos may B-complex siya. So, suggested ko lang, kapag bibili kayo nito, dapat pa-partneran nyo siya ng ascorbic acid. Just for example, this one. Wala kasi siyang ascorbic acid. So, commonly, kapag pumipili ng vitamins para sa mga kids, dapat may combination. Ganyan. Bakit ito at hindi yung plus, yung pula? Kasi meron na itong zinc. Nutrilin kasi may nakalagay na siya na zinc. So kapag ka ito, ang pinainom nyo at pinartner nyo rito, dalawa na yung zinc. Pero mas advisable kasi talaga kapag may zinc na to, okay na to. For booster naman kasi yung zinc eh. Tsaka for to promote digestion. Magasta maganda yun. Kaso lang, syempre, wag naman yung OA. OA mag-vitamins, ganon. Just for example, I have here yung cherry fur, yan. This one. Yung ganito, yung OA na, yung halos parehas na yung content nito at parehas na nito. Hindi naman masama, pero wag na lang, diba? You know naman may mga proper dosage yan, kahit vitamins man yan o gamot. Always meron yung proper dosage for the kids and meron tamang painom. So, wag ganito ha. Ito. Ang magbibigay ko lang sa inyo ng tip is, pagka meron ng mga content nito, gaya ng dati kong vlog, pag meron na siya sa mga content, pag nyo na i-combine ng ganun din. Kaya ito, ganito lang. Okay? Aside from this Nutrilin, I have here to, sabi ko nga, cherry fur. Pwede rin ganito. Pwede rin cherry fur, tsaka silin. At pwede rin naman, itong dalawa. Pwede rin why? Kasi wala itong zinc. Okay? Cherry fur plus silin plus. Pwede yan. Next. Dito is a cherry fur. Meron pa akong isang dito na cherry fur para hindi magulo. Ito. Cherry fur with zinc. Okay. Ang ipapares is silin plain. Kasi may zinc siya. Okay. This one. Walang zinc. Pwede ito sa may zinc. This one, may zinc, pwede sa plain. Ganyan. Yun yung mga choices. Mga pwede. Tapos, I have here itong tiki-tiki. Tapos, si tiki-tiki, kompleto to. Meron itong vitamin C, vitamin A, B complex, lysine. Yung lysine kasi, just for you to know, pareha siya ng buklisin na nag-act siya as appetite stimulant na pampagana kumain. Anyway, pag may iron naman, maganda tulog ng bata. Maganda rin naman ang kain kapag kakano-combine yung iron at saka yung B-complex. B1, B6, B12, basta pag may nabasa kayong ganun. Pero, syempre, hanapin nyo pa rin kahiyang ng mga anak nyo. Bibigyan ko lang kayo ng tips para alam nyo lang yung mga pwedeng ipagsabay na vitamins. Okay? Ito, okay din to. Okay lang po si Tiki-Tiki alone. Kasi meron na siyang ascorbic acid. Ang ascorbic acid nito, vitamin C is 35 mg for kids. Pero just if ever gusto niya naman ng sabayan nito, pwede naman. So, 35 mg naman kasi ang ascorbic nun. Hindi niyo pa alam. Or kung alam niyo naman na si ascorbic acid ay mabilis mawala sa katawan kasi water-soluble vitamin siya. Nasama siya sa ihi, sa pawis,
So, kailangan natin yun ng marami sa katawan. Pero, hindi naman sobrang OA na magpapaka-overdose ka naman sa vitamin C. Lalo na kagaya ng dati kong vlog na may mga G6PD bawal sa high dose of ascorbic acid. Diba? Okay, let's go with this PedZinc. Itong PedZinc ay parehas ng Selene Plus. Ascorbic acid sila, vitamin C plus zinc. Kung ito naman, at ito, pwede. Itong, at ito, pwede rin. Ganito. Yan. And of course, since PedZinc plus siya. Basta ang equivalent nitong PedZinc plus is Selene plus. Vitamin C plus zinc. Ay! Yun lang. And now, we have here yung Buclicin Pedioforte and AS. Marami itong klase. May Pedioforte and C, ascorbic acid. Pero pag may nabasa kayong ganyan na AS, ibig sabihin appetite stimulant, may Buclicin siya. May kaparehas to yung Apibon na kulay green na pampagana kumain sa mga bata. And then, yung last, ay yung isa pa is yung propan na kulay white. Hindi siya violet. Kasi may propan TLC na violet. And of course, syempre, yung katumbas na itong appetite stimulant is yung puti. Basta Pedioforte and AS pampagana kumain. Okay? Para sa mga underweight na kids. And then, this one, we have here yung Apitrex. Apitrex is generic, okay? Pampagana siya kumain, pero wala siyang Buclicin. Na, kagaya na sinabi, yung Buclicin is pampagana kumain. Pero ito, pampagana siya kumain. Why? Because meron siyang lysine. Kung may nabasa kayo na lysine, basta yun. Gaya for example, Apiboss. Meron siyang lysine, hydrochloride, and vitamins. Pag may nabasa kayo niyan. Tsaka to. Yan, meron silang pampagana kumain. Sa iba kasi hindi nila alam na yung lysine is nakakagana kumain. Ang alam lang nila is yung Buclicin na tinatawag na lagi nire-reseta. Kagaya na sa adult, yung propan, yung apetason. Para sa mga may alam dyan na nagtitake ng food supplement na pampataba. Pero iba pa rin si Mosigar Vita. Ang content kasi ng Spesotifen. Yung mga ganun naman kasi ginagamot na yun talaga sa anorexic. Anorexic, yung mga taong may anorexia. Yung anorexia is yung sa mga sobrang payat na sakit yun, guys. Na, alam nyo na, sobrang payat na hindi na sila makakain. Ganun. Hindi naman sayo nila kumain. Hindi na sila makakain or else pag kumakain sila, sinusuka nila yun. Basta yun, sakit yun. Ginagamot yun sa mga ganun. Yung malnourish, parang ako, char. So, ayun na nga. Ano pa ba? TLC Vita. I have here tong TLC Vita. Kung makikita nyo to. Maganda rin to, guys. Meron na siyang zinc. Meron siyang tori, may lysine, may chlorella growth factor. Generic to na ito kasi may CGF siya, pampatangkad. May kasama silang pampatangkad pag may CGF. Pampatangkad ng ano, ito rin meron din. Chlorella at saka tori. Responsible for growth ng mga kids. So yun, I have here also itong Biotermine. Para naglalaro lang. Biotermine. This Biotermine AS, parehas nung kanina kong sinabi, pero this one is, unlike this, compare ko silang dalawa, wala, ito, lysine lang, ito, Buclicin. Kasi yung Buclicin, mas expensive siya. Mas expensive siya kumpara sa lysine, kasi mas, ano bang tawag dito? Mas maganda yung effect. Pero syempre, huwag nyo kakalimutan na hiyangan pa rin yan. Kasi pati naman yung mga ibang bata, yung sa ascorbic acid lang. Tapos may zinc, pero matataba sila, diba? Depende pa rin naman yung sa kinakain ng bata, diba? Tsaka sa mga wise moms na kung paano nila ititrick yung child para kumain ng mga nutritious foods like vegetables, talagyan nila ng shape yung vegetables, and colorful na mga pagkain, pero nutritious, diba? Nasa
moms pa rin kung paano nila may bibigay yung tamang nutrients sa anak. And then, of course, milk. Naputol yung video ko. Habang na sinabi ko, naputol lang kainis. Ayun nga, of course, milk. The best yun para sa kids. And then, alam nyo na, mag-search na lang kayo ng mga nutritious foods. Dapat ibabalance nyo yun. Siyempre, magmula bata sila, tinuturo naman yung food pyramid. Diba? Kung ano lang yung dapat ma-take ng bata. And of course, bawas-bawasan mga sweets. Bukod sa nakakasira siya ng ngipin, nakaka-hyper siya. Yun lang naman. Siyempre, ganito kasi yan. Pag ang bata kasi, ano, yung ayaw nila yung lasa ng food. Or yung, lalo na maraming bata ang ayaw ng gulay. Siyempre, kailangan uutuin mo yun, di ba? Ito lang naman itong mga vitamins na to, mga food supplement na to, ay nakakatulong lang naman sila for... Ay, sorry. Inikot ko lang. Yung additional lang na nutrients sa katawan. Tapos, di ba, kahit sa ating matatanda, kung hindi sila nakakain ng tama, like, kunwari, lagi na lang baboy ang pagkain mo. I mean, hindi baboy na baboy. I mean, lagi na lang pork ang inuulam mo. So, nakukulangan ka sa mga ibang nutrients sa katawan. Yun yung purpose ng vitamins. Para makuha mo lang need ng katawan. But anyway, importante talaga si ascorbic acid. Kasi isa mga nutrients, kasi si ascorbic yung hindi kayang gawin ng katawan natin. Diba? Like, syempre, for example, ano bang ano natin? Isang element sa katawan. Carbohydrates. Hindi naman talaga nutrients. Pero yun yung, kumbaga, main source of energy kasi siya eh. Iba yung kinain mo. Hindi siya rich in carbohydrates. Pero there's a way na i-convert ng katawan mo yung ibang nutrients into carbohydrates. Para ma-regain mo ulit yung energy na need mo. Pero sa ascorbic acid kasi, medyo mahabang paliwanag siya, pero hindi siya kayang gawin ng katawan natin alone. Hindi kaya ng katawan natin gumawa ng sarili niyang vitamin C. Basta ganun siya. Sa susunod kong vlog, medyo itry ko explain na maayos yun. Basta ganyan. Basta importante lagi yung ascorbic acid kasi kaya mas okay yan i-partner sa mga iba pang vitamins. Pero sa iba naman na sinabi na may sipon ng anak nila, may customer kasi ako naging ganun, may sipon ng anak, gusto niya ng ascorbic acid kasi naniniwala siya nakakagaling yon. Mali po yun. Hindi po nakakagaling si ascorbic acid. Nakakaboost siya ng immune system, nakakataas ng resistensya ng bata, pero it doesn't mean na pag nag-ascorbic yung bata, hindi na siya magkakasakit. Siyempre, di ba? Kaya nga lang siya nag-ascorbic acid to help na tumaas yung immune system niya. Since kagaya na sinabi ko, water-soluble vitamins siya, si vitamin C, at madibilis siyang mawala sa katawan. Like, for example, yung anak niyo is makulit, takbo ng takbo, pawis ng pawis, ganon. Tapos, natutuyo ang panampawis sa likod. Tapos, pag sinipon yun, sisisihin mo yung ascorbic. Ay, nag-ascorbic naman yung anak ko, pero sipunin pa rin. Hindi po yung ganon. You have to take care of your child, syempre. Kailangan mo pa rin laging punasan yung likod niya. And then, yung vitamin C na naniniwala ka na makakaprevent sa sipon niya, ikasalanan mo naman pala. Nagbabitamin C nga siya, oo. Pero, pag pinapawisan, pinupunasan mo ba? Diba? Huwag umasa sa vitamins. Ikaw pa rin mom na responsible to take care of your kids. So, you know what to do, diba? So, ganun lang siya. Medyo tricky lang. So, yun lang naman. Just if ever you have a questions, don't forget to message me on my Facebook account, Sister Salvang. And, syempre, I would make this long. Nag-vlog lang ako kasi ayoko mamiss nyo. Charis! So, ayun lang naman, guys. And, thank you for watching. And, sana may naitulong ako sa inyo. And, see you in my next video. Bye!